Hello guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Tanong ko lang guys kung nakatulong ba sa inyo yung mga ginagawa kong tutorial para mag-improve yung inyong mga drawing. Ayan lang. Comment po kayo sa baba kung oo o hindi. Ayan lang, maraming maraming salamat. Tuloy natin yung video. Ayun, hello, kumusta kayo dyan mga idol? Ngayong araw ituturo ko kung paano gumawa ng skin tone gamit lang ang dalawang color pencil ng Faber Castell Classic Color Pencil. Gagamitin natin dito na color ay yung brown 376 sa inyong Faber Castell para sa dark tone at saka sa mid tone. Tapos gagamit tayo ng flesh yung 330 sa Faber Castell Classic color pencil nyo. Ito yung gagamitin natin para sa light tone ng skin tone na gagawin natin. Ayan, umpisa natin dun sa dark part, sa shadow. Gagamitin natin yung 376 na color pencil. Dun sa dark part na gagawin natin, kailangan madiin yung hagod ng color pencil natin para makuha natin yung shadow. Tapos, yung pag-apply nyo ng color pencil dito, kailangan mabigat tapos pagaan sa dulo para makuha natin yung dark tone tapos yung sa mid tone. Kasi dalawang kulay lang yung gagamitin natin dito. Kasi maraming nagtatanong, kukunti lang daw yung art materials nila pero hindi sila nakagawa ng mga drawing, hindi sila makakulay. Kaya eto, gagawa ko ng tutorial na gamit lang ang dalawang color pencil, pwede na kayong gumawa ng anime skin tone. Wala naman kasi yan sa dami ng art materials. Basta gusto mo yung ginagawa mo, ikaw din yung makaka-discover kung ano yung style na gusto mo. Pwede natin gamitin yung kukunting art materials natin para magtuklas ng ibang technique para makagawa tayo ng magandang drawing, magandang coloring na hindi na kailangan ng maraming art materials para makatipid na din. Kasi ako dati nag-umpisa ako sa graphite pencil. Isang graphite pencil lang yung binigay sa akin nung tapos yun ginamit ko para mag-practice, para matuto ng pagpo-portrait. Tapos hanggang sa natuto ng konti, tapos bumili ako ng mga color pencil para mas i-improve pa yung kung anong alam ko, kung ano yung natutunan ko sa pagpo-portrait. Kailangan ko pa i-improve hanggang sa makuha ko yung drawing na gusto kong magawa. Kailangan lang ng mahabang pasyensya sa pagpa-practice para matuto tayo. Kailangan din huwag tayong magsasawa na mag-practice. Kahit nagkamali tayo dapat, kailangan tuloy-tuloy pa rin hanggang sa makuha natin yung kung ano yung gusto nating maabot. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating video. At pa-like and share na rin mga idol para mas marami pang matuto sa video natin ngayon. Ayan, kung nalagyan mo na lahat ng dark part ng drawing natin, sunod natin yung 330 ng Faber Castell Classic Color Pencil para sa light tone ng skin tone na ginagawa natin. Ito pwede mo na siyang lagyan lahat maliban lang dun kung meron naman, kung merong highlights yung reference na gagayahin nyo, iiwanan nyo lang yun. Pero kapag wala naman, okay lang na lagyan nyo lahat. Tapos magaan lang dapat yung hagod nyo dito para makuha natin yung pinakang light tone ng skin tone na ginagaya natin. Ayun lang mga idol, maraming maraming salamat. Ayun, shoutout nga pala dun sa nag-request ng drawing, yung anime na to. Nakalimutan ko yung pangalan pero shoutout po sa inyo. Kay Father Dan, maraming rang salamat Father Dan sa patuloy yung pagsuporta sa aking mga videos. Ayun. Kay Charlie's Art, maraming maraming salamat para sa suporta. At sa group chat natin sa Newbie Art group chat, ayun, maraming maraming salamat sa inyo. Ayun lang, maraming maraming salamat. Comment po kayo mga idol sa baba kung ano pa yung gusto nyong malaman na pwede natin gawang tutorial sa susunod nating video. At kung anong mga anime yung pwede natin gawin. Comment po kayo sa baba at para sa mga shoutout, i-comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan sa susunod.
Ayun lang, maraming maraming salamat mga idol. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayong araw.